Welcome back to our YouTube channel. And for today's video, pag-usapan naman natin is about maternity benefit. So, ilang buwan na din since napag-usapan natin ang topic na to. And I'm talking about maternity notification. So, ngayon naman po ay related pa rin sa ating maternity benefit ang aking i-share sa inyo. So, especially sa mga mamshies na separated from employer ang status ng SSS. So, sila po yung nabuntis while employed or yung nabuntis habang nagtatrabaho. Pero umalis, halimbawa na endo, nag-resign, nag-awol, or kung ano man po yung reason ng pag-alis nila sa kanilang employer. So, once na ganun yung status ng pagbubuntis nyo, kayo ay under ng separated from employer o nag-switch kayo to voluntary member. So, upon filing ng inyong MAT-2, hihingan kayo ng SSS ng L501, non-cash advance payment or yung certification galing sa inyong previous employer. Paano naman po kapag hindi kayo makakakuha ng L501 o yung mga requirements na manggagaling sa inyong employer? So, kapag hindi po kayo nakakuha ng mga yan, like halimbawa ang layo ng employer mo or nagsara or nahirapan kang kumuha ng L501, last option mo po yung mag-file ng affidavit of undertaking. So ito po yung requirement para mas mabilis mo pong makuha yung maternity benefit mo. Pero sa pagpa-file or pag-fill up po ng form na ito, kailangan mo po ng guide kasi ilang beses ko po nasubukan. So I'm glad to share to you moms kung paano ko po ginawa ng tama yung aking pag-fill up ng affidavit of undertaking. So okay, paano po ba tayo magkakaroon ng form na to? So ang affidavit of undertaking po is ganito po yung example ng form niya at ito po ay libre lamang na makukuha or matadownload sa SSS website. Just visit their website. Under form, makikita nyo na po yung iba't ibang form at isa na nga po dyan yung affidavit of undertaking. So, para naman po hindi na kayo mahirapan na maghanap or mag-download, so ilalagay ko po yung link ng form dito sa ating description box. So, i-click nyo na lang po yun at ipaprint. Ito yung form natin guys. Paano nga po ba yung tamang pag-fill up ng form na to? So, dito sa taas guys, ilalagay lang po natin dyan yung municipality at province kung saan po kayo nakatira. So, next part naman po is yung I. Then, yung ating full name. Legal age naman po your status kung single or married. So, next naman po is yung present address. So, para po dito sa first blank ng number 1, ilalagay lang po natin dyan yung ating full name. And next naman po is yung ating SSS or CRN number. Dito naman po sa number 2, employee of name po ng company or agency. Halimbawa, kayo po ay under agency at na-deploy kayo sa mall or company. So, name pa rin po ng agency na may hawak sa inyo ang ilalagay mo. Ganun din po ang company or agency address. Again, under agency, dapat po address po nila yung ilalagay nyo. Next naman po is yung from, date of started kayo nag-umpisa ng trabaho, and date kung kailan po kayo umalis sa kanila. So, dapat po dito sa kung kailan po kayo umalis, exactly sa date po ng separation nyo kasi dyan po kami nagkaroon ng problema kaya inulit ko po yung sa akin. So, dapat po eksakto talaga kung kailan kayo umalis dun sa inyong previous employer. Dahil po dun, pwede po kayong ma-denied ng SSS kapag pumali po ang inyong info. Next na po tayo dito sa reason kung ano po yung reason ng ating pag-alis sa previous na trabaho natin. So, basahin lang natin muna yan. Pero, I advise Mamshi na ito po yung piliin natin. Kasi, 2 times ko na pong nagawa yung affidavit of undertaking ko. Mas pinili ko pong itong with strained relations with employer. So, bakit po? Kasi, based lang po sa experience ko and based lang din po sa mga nare-research ko na mas pabilis na pong ma-approve kapag yun po yung
pinili or chinekan natin. So guys, mabilis po siyang mga approve ni SSS at wala na po siyang kuskus balungos. So next naman po, of course, ang date and address. So don't forget to sign over your printed name. Make sure to double check before po natin dalhin sa attorney's office or dun po sa mga nagnonotaryo. So yes, kailangan po na notaryado ang affidavit of undertaking. So dapat po meron siyang dry seal. Mura lang naman po yung pagpapanotaryo nito. I think hindi po siya abot ng o hindi po siya lalagpas ng 300 pesos. Pero dito po sa amin, libre lang po yung pagpapanotaryo ng ganitong case. Kaya kung sa inyo po ay advice na i-double check po talaga yung mga details nyo para po hindi magkamali. Kasi pag may mali po kayo dyan at na-denied ni SSS, ulit-ulit po kayo ng pagpapanotaryo. Sayang naman yung pera. O yan, kapag meron na po tayong notarized affidavit of undertaking, pwede na po natin siyang i-file sa branch or through online filing. At yan po ay pag-uusapan natin sa ating next video. So you better click the subscribe button and turn on your notification bell para hindi mo mamimiss ang mga susunod nating topic. Kung may kulang man dito sa info ko guys, disclaimer lang na ito pong share ko sa inyo is based lang po sa sarili kong experience. But I assure you guys na itong tips na sinasabi ko sa inyo is 100% na na-accept po ng SSS ang aking maternity benefit. I-comment nyo lang guys kung meron po kayong ibang katanungan about this video. And tatry po natin na masagot or tutulungan ko kayo sa abot po ng aking makakaya. So that's it for today's video and sana nakatulong sa inyo. At kung meron ka man pong ibang kakilala na gahanap po ng kasagutan about po sa ganitong topic, so pwede nyo pong i-share sa kanila itong video natin. That's it for today's video guys. See you next time and thank you for watching. Bye!